magkaganda, magmamahal at kakalinga. Kailangan may mangunguna katulad mo, katulad mo. Malasakit sa tuwina, may tapang para sa hustisya. Pilipinas, Pilipinas, isulong magandang bukas. Kahirapan ay magwawala. Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines and the Secretary of the Department of Education, Honorable Sara Z. Duterte. Sa Aguilar, Pilipan, kahit na mag-isa, may malasakit sa tuwina, may tapang para sa hustisya. Kaugnay ng nanalapit na barangay at sangguniang kabataan elections 2023, isang memorandum of agreement ang nabuo ng Commission of Elections, Department of Education at Public Attorney's Office. Ito ay upang maproteksyonan ang mga guro na gaganap bilang electoral board members sa darating na eleksyon sa kanilang mga karapatang legal. Magkakasabay nga itong nilagdaan ng Vice President at Secretary ng Department of Education Sara Duterte, COMELEC Chairman George Erwin Garcia, at ng Hepe ng Public Attorney's Office, Dr. Persida V. Rueda Acosta, DSD. Kanina po pagpasok ko ng COMELEC, ako po ay nanindig ang balahibo dahil ito na nga muli, ang pag-asa ng ating mga mahal na guro, pag-asa ng ating mga kababayan upang maging mapayapa ang darating na eleksyon. Marami po tayong pangarap, sabi nga ni Pangulong Bongbong, isang bagong Pilipinas. Sa oras na ito, ramdam ko po ang isang mabuting pangitain para sa mabuting simulain. Kinakailangan ibigay natin sa kanila ang lahat ng tulong, hindi lamang financial, kundi yung legal assistance. Kaya naman natutuwa po tayo, nagagalak, na hindi lamang DepEd ang naandito ngayong araw ito, kundi ang ating PAO, ang Public Attorney's Office, sapagkat ang pinakamamagaling na abogado ngayon sa bansa ay narandyan sa opisina ng Public Attorney's Office. At naniniwala po ako na kung katulong natin ang PAO, mabibigyan natin ng tamang proteksyon ang lahat ng ating mga guro na naglilingkod sa araw na eleksyon. Bilang Secretary ng Department of Education, labis ang kagalakan ng ating Vice Presidente Sara Duterte sapagkat ang pagtutulungang ito ng tatlong ahensya ay lalong magpapatatag at magbibigay ng inspirasyon sa halos 826,000 na mga gurong tutupad sa barangay at sangguniang kabataang elections sa Oktubre. The Memorandum of Agreement is our commitment to the success of the election and our pledge to uphold democracy with a guarantee that they are peaceful, fair, and free. With its mandate, history, and experience, the Commission on Elections will ensure that every step aligns with our country's laws and regulations on elections. And with it, its expansive legal arsenal, the Public Attorney's Office will guarantee that every step remains rooted in fairness and justice. We hope that the teachers who will serve in the election will be protected from harassment, intimidation, and other forms of threats to their lives. Inaasahan ng Department of Education, COMELEC at PAO na mas magiging maayos at ligtas para sa mga guro at maging sa mga botante ang ibubunga ng Memorandum of Agreement na ito tungo sa mas malinis at organisadong susunod pang mga eleksyon. Sana po itong Memorandum of Agreement na pinirmahan natin ngayon ay magsimula at maging ilaw at magsabi sa kanila lahat na huwag kayong mag-alala na andyan ang DepEd, na andyan ang COMELEC, na andyan ang PAO. Pagtulong-tulungan po natin, ibigay po natin sa kanila ang buong suporta para po lumakas ang kanilang kalooban, para po sila pagkatapos na pagkatapos ng halalan ay masasabi nila na kahit paano yung paglilingkod nila ay hindi nalagay lang sa kung saan. Ang paglilingkod nila ay bilang pagkilala nating lahat sa kabayanihan ng mga guro
ng ating bansa. And nagpapasalamat ako sa Commission on Elections and the Public Attorney's Office sa pagbibigay halaga sa ating mga guro. Naninindigan ang ating punong manananggol pambayan Persida Acosta na anuman ang sitwasyon at panahon ay maglilingkod sa bayan ang buong puwersa ng Public Attorney's Office. Ang PAW po ay laging handa kapag tinatawag ng ating mga kasama sa pamahalaan ng mga otoridad para magligtas at tumulong sa mga problemang legal ng ating mga kasama sa pamahalaan at maging sa labas ng pamahalaan. Maraming salamat po. Mabuhay po ang sambayanang Pilipinas. Hanggang wakas ay sama-sama. Pilipinas, Pilipinas, isulong magandang bukas. Kahirapan ay magwawakas upang kaunlaray malasap Pilipinas. Para sa hashtag Pala News, ako si Gerald Ranyes, katarungan laban sa kahirapan.